Kinumpirma mismo ng 2nd District Albay Representative Joey Salceda na walang duda na buo ang loob at isip ng presidential daughter na si Davao City Mayor SARA DUTERTE Carpio sa pagtakbo nito bilang Pangulo ng Bansa sa May 2022 elections, base daw sa palitan nila ng chat. Ito ang hindi inaasahang pagbubulgar ni Salceda sa kabila ng pagiging tikom pa rin ni Mayor SARA ukol dito. Sa press conference via Zoom, sinabi din ito na kikipag-usap na si Mayor SARA para makipag-alyansa sa ibang partido. Hanggang ngayon ay nangunguna pa rin si Mayor SARA sa mga potential presidential candidates sa pambansang halalan sa susunod na taon. Pero matatandang nauna na nitong sinabi na wala siyang planong tumakbo bilang Pangulo ng Bansa. Pebrero nitong taon sa isang panayam, sinabi nitong malayong magbabago pa ang isip nito dahil sa wala talaga sa isip niya ang tumakbo sa mataas na posisyon. Pahayag pa ni Mayor SARA and I quote, "There's no chance that I would change my mind. What's my reason to seek the presidency? I do not want to enumerate the reasons because there is a lot. I just don't want to offend or hurt anybody." Bagaman nagpapasalamat din si Mayor SARA sa tiwala at suporta ng mga grupo at ilang organisasyon sa likod ng Run SARA Run Movement sa kanilang kampanya para makumbinsi siyang tumakbo sa halalan. Kabilang na nga dito ang grupong Isda o Inday SARA DUTERTE Ako na walang humpay sa pagkumbinsi sa kanya na sumunod sa yapak ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Enero nitong taon lang nang ipahayag ng Pangulo na tutol ito sa usaping pagtakbo na anak na si Mayor SARA at binalaan din niya ito dahil ayaw niyang pagdaanan nito ang pinagdaanan niya. Pahayag ng Pangulo and I quote, "My daughter inuudyok na Manila. Sabi ko, my daughter is not running. I told Inday not to run kasi naawa ako sa dadaanan niya na dinaanan ko. Hindi ito pambabaing trabaho. The emotional setup of a woman and a man is totally different. Magiging ka dito. That's the sad story." Matatanda ang taong 2019, sinabi ng Pangulo na pinagsisihan niya ang pagtakbo sa pagkapangulo ng bansa dahil sa mga problemang kinaharap niya. Pero isang araw matapos ang pahayag ng presidente, sinabi naman ng presidential spokesperson Harry Ruque na si Mayor Inday SARA ang most qualified at prepared para sa posisyon. Pahayag pa nito, "Sa tingin ko si Mayor Inday SARA, siya ang pinaka-qualified, pinakahanda, at as the survey shows, kung tatakbo talaga siya, siya talaga ang mananalo. At tingin ko, Inday SARA will make the right decision at the right time kung ano ang makakabuti sa kanyang ama at kung ano ang makakabuti sa sambayan ng Pilipino." At sa huling ulat ng palasyo, pinangalanan na daw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mga pagpipilian at iindorso bilang susunod na Pangulo ng Bansa. At nangunguna sa listahan ang kanyang anak na si Davao City Mayor SARA DUTERTE Carpio. Kabilang din sa listahan ang kanyang longtime aide na si Senator Christopher Bongo, Senator Manny Pacman Pacquiao, Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at ang dating senador na si Bongbong Marcos. Kayo mga kabuzzers, anong masasabi niyo dito? Sang-ayon ba kayo sa plano ni Mayor SARA DUTERTE na tumakbo bilang Pangulo ng Bansa sa May 2022 elections? Please leave your comments and don't forget to subscribe. Thank you for watching!